Hey, good morning mga kalax. Welcome to day 4 of our Hanoi Vietnam trip. Yan mga kalax, nandito na tayo sa ating nagbook kami ng Grab from the hotel going to the mausoleum, the Ho Chi Minh Mausoleum. Ang sabi dun sa online, magko-close daw siya ng 10:30. So hopefully makaabot tayo. Yan mga kalax, dito na tayo sa may Ho Chi Minh Mausoleum. Yan. Ang Grab namin from the hotel going here around 50,000 dong lang. So mga 125 pesos. Ang mura no. At yung reception. Medyo mahigpit sila dito. Dumadaan sa X-ray yung mga bags, tas bawal yung water, tas kung malalaki yung bag mo, may baggage sila. Mga kalaks, nandito tayo sa may grounds ng Ho Chi Minh Mausoleum, and kung makikita mo sa background mga kalaks, ang dami talagang tao, field trips, government officials, mga foreign dignitaries. Kanina may kasabay kami na pinauna nila na nag-offer ng flowers. Kung pupunta pala kayo dito, be sure na agahan nyo. Medyo mahaba yung pila pero moving naman. Siguro nag-wait lang kami mga 30 minutes bago makapasok dun sa mausoleum. And mabilis lang din siya. Less than 5 minutes o 10 minutes nakalabas na uli kami ng mausoleum. And yun, katulad nga ng sinabi ko, bawal mag-picture sa loob, bawal mag-video, bawal mag-ingay. Bawal din daw yung kamay na nasa pocket. So yun, mga be mindful lang din dun sa mga ganung regulations nila. Tapos yung mga big bags ilalagay sa may mga may mga baggage repository area na pwede mong iwan yung mga big luggages mo. So yan, wala na bang entrance kung pupunta ka dito mga kalax? It's totally free of charge. Yun nga lang, huwag kayong magdala ng tubig dahil kinukuha nila, kino-confiscate nila doon sa may security area nung pagpasok mo dito sa grounds ng mausoleum. Galing tayo mga kalaks dito sa may parang pagoda or something. Di namin makita yung explanation kung anong meron. Ayan mga kalaks, dami nagpe-field trip. Daming estudyante. Ito ay Ho Chi Minh Baotang Ho Chi Minh Museum. Mas madali kasi magnood ng concert sa ibang bansa kaysa sa atin. Ah, okay. Saka sa Korea. Ah, correct. So yung mga kalaks, may mga pagpupulong na nagaganap dito sa pagbisita ni J-Hope sa Thailand. Kasi Katie, ate mo Katie, di ba aling walang picture kay Ho Chi Minh? Siya nakabook na ng ticket. Kaya yung mga kalaks, papunta tayo sa Imperial Citadel. Tapos na tayo dito sa Ho Chi Minh Mausoleum. Hindi na kami pumasok dun sa mga museum, sa may side museums dito sa loob ng compound nung mausoleum ni Ho Chi Minh. Ito na yung Grab natin, papunta ng Imperial Citadel. Yan mga kalaks yung entrance and ticket office for the Imperial Citadel. Yan. Pagpasok ito. Yan, dito yung ticket office. Tapos may mga shops dito na pwede ka magpicture-picture. Parang may mga exhibition siya mga kalaks Yan. Ito yung dragon something. Lantern. Ito mga kalaks yung ticketing office. 30,000 Vietnamese dong per person ang bayad. Mga kalaks, nakabili tayo ng ticket. Ito yung ticket. Papasok ng
Imperial Citadel. Wow, parang ATM. Pwede kaya itong ano, i-souvenir. Ticket. We insert? Yep. Ah, oh. Oh. Hindi pwedeng ano, souvenir. Punta tayo doon mga kalaks, doon sa dulo. Para siyang Fort, ano, Fort Santiago sa atin. So, ito yung parang main gate nung Citadel. Tapos ang cute ng mga sunflowers, mga kalako. Kalaks. Wala yung isa dulo ng kalaks. So, yan. Lakad tayo dito papasok. Alam ko may parang water show or water puppet show. Tsaka yung mga lotus-lotus dito. So, explore natin yung area. Ito mga kalaks yung entrance papasok. Ang ganda dahil may mga lantern-lantern, no? Ito yung gate. Ay mga kalaks, may parang rehearsal dito nung ano, nung water puppet show. So ayan, panik tayo dito. Ang cute ito mga lotus na to eh, oh. Panik tayo. Ay. Ito yung stairs, papanik dun sa second floor. Alam mo mga kalaks, buti na lang, ano, winter, at hindi sobrang, medyo mainit na rin, pero hindi naman yung init na init dahil nga malamig yung hangin. Kundi siguro tagaktak ang pawis namin. Andito tayo sa ano na mga kalaks, second floor. So yan. Explore lang tayo dito. Ano? Yung sinasabi mo hapon. Yung may excavations, no? Yan, pababa na kami mga kalaks dito sa ano. Mga kalaks, lalakad lang tayo banda doon. Medyo malaki pala siya. Lakad-lakad lang tayo. Sayang hindi natin, ano, wala pa yung water puppet show. Nagre-rehearse pa lang sila. Lakad-lakad tayo. Yung kimono. Pag lumilipad-lipad. Pag inahangin na hangin. Pag lumilipad. Gusto ko mana ng galyar. Mana ng galyar. May parang event. Ang daming estudyante. Nagpipiknik sila. Parang asaya-saya nila. Parang gusto mo makasali. Oo, parang kasi hype ko lang din sila. Ayan. Oh, di ba? Wala na. Oh, halika na. Teka, nasaan ba yung pinsan ko dito? Target lock mga kalaks, oh. Doon tayo sa may kainan pupunta. Mga PG. Yeah. Meron po silang bay, ano, version of history. Nakakita ng picture, ginawa na ng kwento. Ito yung mga gusto ko sa ukwentuhan natin eh. Pakitaan mo kami ng picture, may kwento kami isasabihin. So ngayon mga kalaks, papunta tayo ng ano, sa may French Quarter. Doon kami mag-lunch siguro. Kasi nung oras na din, it's already 12 p.m. And medyo trick na talaga yung araw. Nakabook na kami ng Grab ulit mga kalaks. Going to the French Quarter naman kami. Doon kami maghahanap ng ano, ng kakainan na restaurant. Ano daw, magkano daw yung Grab ano natin? 50,000? 50,000 dong from this Imperial Citadel going to the French Quarter. Ito na ating sundo. Nandito na tayo sa may ano, St. Joseph's Cathedral. Ah, tas nung ni-research namin, ito na palang area na to is the ano, the French Quarter na. Kaya ang cathedral itself, parang yung cathedral inspired by the Notre Dame in Paris. So yan, lakad-lakad lang kami dito, maghahanap kami ng pwedeng kainan. Mga taco ano yan eh, takoyaki. Let's explore the French Quarter.
Yan. Lakad-lakad lang tayo dito, mga kalax. Tayo sa gilid. At baka mahagip tayo ng motor. Nandito kami sa ano, mga kalax, side street dun sa may St. Joseph's Cathedral. Ito bun siya. Ito bun siya, oh. Ano siya, inihaw, tapos ilalagay sa ano, sa noodles. Ay, mga kalakso, iniihaw, grabe. Siya kami parang ano, giniling. Sarap si ate yung taga-ihaw. Yan. Nakaupo tayo dito sa ano, sa may isang store sa street dito sa may St. Joseph Cathedral, sa may French Quarter, and we saw this Buncha restaurant, Buncha store. Ang parang 40,000 dong yung isang ano, isang buncha. May mga leaves, mga lettuce, tas may ewan ko anong leaves diyan. Tas merong rice noodles. Tapos may garlic na paubos na. Saka chili. Ito parang vinegar, no? Vinegar siguro to. So yan, iniintay lang namin yung in-order namin, mga kalax. And balikan ko kayo uli pag dumating na yung ano, yung mga in-order namin na ano, na food. So yan, mga kalax, ito siya. Ito yung meatballs. Tapos pork. Tapos may mga ano dito. Hindi ko alam kung ano yan. Excited na ako. Ididip mo tong noodles dito para uminit. Yan. Siya. Ganyan. So yan, kakain muna kami. Try natin, mga kalax. Sobrang lasang-lasa, mga kalax, yung barbecue flavor nung karne tsaka nung meatballs. Tapos ang game changer is yung paglagay ko ng ano, ng garlic. Sarap, mga kalax, panalo. Garlic tsaka suka. Isa to sa masasarap na nakain namin dito sa Vietnam, yung buncha. So, mga kalax, kung bubisit kayo ng Vietnam, be sure to try yung buncha. Tapos na tayong kumain dito sa may Buncha store dito sa may ano, sa may gilid ng St. Joseph's Cathedral, and okay yung food. Masarap siya. Feeling naman siya nakakabusog agad. And ang cost lang niya, ang kagandahan doon, 40,000 dong, around 100 pesos na yung ano, yung kinain namin. Yung nga lang parang wala silang tindang drinks, pero hindi ka naman mabubulunan, mahihirinan dahil may sabaw yung ano, yung kinakain. So if happens na nasa St. Joseph Cathedral kayo tapos naghahanap kayo ng kakainan, meron siya dito sa side. Medyo maraming ano, maraming mga restaurants dito na pwede niyong kainin. Hey, mga kalax, so nandito tayo sa Mekong Cafe. Ito yung tapat ng St. Joseph's Cathedral, and nag-order lang kami ng coconut coffee. Tapos si Neil will be having ano sa iyo? Chocolate coffee, then si Katie chocolate coconut, then si Katie is vina latte. Ito, mga kalax, yung aking order na coconut coffee, tapos kay Katie yung vanilla ano yan? Vina latte, tapos si Neil yan yung coconut chocolate niya, napaubos na yan. Ay, grabe. Ang takaw po ng person. Try natin, mga kalax, yung kanilang coconut cafe. Pwede pala yun, no? Buko tsaka kape. Try nyo.
alas 3 pa lang sa Pinas. So dito alas 2 pa lang. Try nyo. So nanangapit bahay na tayo para matry natin yung coconut chocolate. Milo. I like this one. Slurpee na Milo. Ito Vietnam coffee lang, ice. Parang sa mini stop. Iyan, patikim na ako. Vietnam ice coffee lang. Na Vietnam. Oo, ma. Same lang. Kakaalis lang namin doon sa may coffee shop, sa Kong Cafe. Pabalik na kami ng hotel, pero before kaming pumunta sa hotel, bumalik ng hotel, dadaan kami dito sa Hatram, sa may mga money changer, dahil magpapalit kami ng dong, papunta ng US dollars kung magkano or kung pwede. Hi mga kalak! So kakalabas lang namin ng hotel. Grabe yung kaba ko mga kalak. Itong microphone yan na ginagamit ko pang vlog, lumaglag siya. Buti ka mo, tawag na ito, nandun lang siya, hindi pa kami nakakalayo kung saan siya nakanalaglag. Kundi yari, lagot. At any rate, naghahanap kami ngayon ng ano, ng kakainan na dinner. Doon kami kakain sa may parang ihaw-ihaw. Doon namin siya nakita sa may padulo doon, malapit sa may coffee shop na isa, nakalimutan ko yung pangalan. Hi mga kalak, so nandito kami sa isang restaurant. Malapit lang siya sa hotel namin. Around 5 minutes from Hanoi and Central. And kagabi nung mga ilang araw pa namin nakikita yung ano eh, maraming kumakain dito. It's a parang samgyupsal, Vietnamese version of the samgyupsal. So we will try it. Yung in order namin is beef and pork. It's 400,000 dong. Tapos we have bread around 5,000 dong each. Tapos may gulay. Oh, here you go. Sauce, okay. Beef hot 2-3 minutes and bok 5-10. May bread. What's this? For another fire. Buti hindi niya kinakain mga kalak. Pangsindi pala yan. Muntik na po namin gawing dessert. Para siya sigurong wax. There is oil and butter. You start with. Thank you. And mga kalaks, ito yung beef and pork. Chopstick lang sila. Baka meron sila, tas may veggies. Yan. So mga kalaks, tinuruan tayo ni ate sa kabilang table. Nakita niya mukha kaming mga tangangot. Kala namin sanggupsal sa main. Come on. Wow, we already tried some. Yeah. So you should try the fish fry here. It's very famous in Hanoi. Must eat. What's that? What's it? Fish. Fried fish. Okay. Thank you for that recommendation. Yeah. And also for the so it's on the next trip. It's the only one restaurant that people have to queue. And serve themselves. Yeah. It's delicious. We'll try that. Thank you. Pasinigang na yata. Mga kalaks, ang ano, merong veggies na ano to? May cilantro, mushroom, onion, okra. So sinigang mix na lang daw yung food. Kalaksan, sarap nung kain namin. Yung ano, inabot yung bill namin ano lang, 430,000 dong. Well, 490 kasama yung fries. Alam mo, akala ko,
magugutom, kukulangin tayo sa meat, pero alam mo yung busog sakto, tayo. Sakto. Kasi nag-fries tayo. Saka bread. Ang sarap ng bread nila. Ang mura ng food dito, no? Sobrang nakaka-happy. Dadaan tayo dun sa coffee shop. Sige, tignan natin. Open? Thank you. Mga kalaks, magkakape lang muna kami dito. Or here? Okay. Asan yung gusto natin? Egg coffee. Wala dito. Di ba rito yun? Saan yung nakita natin egg coffee? Sa malayo. Ah, oh, sige. Sa tapat ng hotel. Oh, sige. Hey mga kalaks, so nandito kami after nung dinner namin dun sa Vietnamese, parang Vietnamese version ng samgyupsal. Ito yung, nandito kami sa ano, Sue's Tea and Coffee, na malapit sa ano, malapit sa hotel namin. Dahil nga yung dinner namin, ang ano lang namin, ang contribution namin, or ang part lang namin na binayaran is, tago 165 dong lang kami. Eh ang budget namin, 200 dong per person. So yan, may pangkape pa kami. Nag-order ako ng ano, ng cafe latte. Kasi Katie nag-order siya ng brown coffee na binantuan niya na ng tubig dahil matapang. Then sinil is lemon juice. And dessert? Cream puff. Cream puff. So yung coffee nag-range siya ng ano, 30 to 35,000 dong. So around less than 100 pesos actually. Kasi ito pa 80, no? Yep. 80, so ano lang 'yan. Magkano? Basta 'yun, mga 200 pesos. Mm. Freshly baked. Freshly baked cream puff. Eat. Tsaka nakita natin binibake. Mm. Matapang din. Ito naman din na may lang ng gatas. Katie, o, tikman mo. Ang dami lang sa loob. Ang dami na, ma'am. Ang dami na, ma'am. Sobra. Ay, masarap. Hindi siya sobrang matamis, ha? Mukhang maraming sadong laman. Na. Sarap. Sarap yung fairness. Marami lang naman sa loob. Mmm. Lambot. Yum. Yan. Tapos na tayong magkapi-kapihan yeah, dito. Ang hili gumawa ng kwento. Going back. Hey mga kalaks, so nakapag-impake na uli kami ng gamit, nakapag-ayos na kami ng gamit, and konting ayos na lang tomorrow pagising namin. It's already 11 PM and parang nag-alarm kami ng aming ano, nag-alarm kami mga 3:30 dahil lang sundo namin papunta ng airport tomorrow is 4:30 AM para sa aming 8:25 AM flight back to Manila. So I'll be ending the day 4 of our Hanoi Vietnam trip here, and good night mga kalaks. Talk to you tomorrow for day 5 and last day in Hanoi. Bye-bye. Good morning mga kalaks. Welcome to last day of our Hanoi Vietnam trip. Actually, ano nga yung last day, wala naman talagang gagawin kundi yung flight namin pabalik ng Manila. Ano na ngayon? Almost 4:15 AM and tapos na kami halos mag-pack ng gamit and mag-prepare for our flight back to Manila. So mga kalaks, ang sundo namin na binook through Klook is ang sundo namin ang dating dito sa hotel is 4:30 AM and yun nga pala, we book the ano, yung aming Wi-Fi router sa Klook din. Dineliver siya dito sa hotel namin sa Hanoi. And may shipping fee siya na 30,000 dong. So ang gagawin, ang instruction sa amin is iwanan yung shipping fee or delivery fee
nung ano nung wifi router dito sa loob mismo ng ano nung packet na binigay nila sa amin. So iwanan namin 'to sa front desk para kuhanin nung ano nung wifi or telco provider. Yan mga kalaks, nag-check out na kami ngayon and iniintay lang namin chine-check yung room. Tapos yung clock namin, yung transfer namin that we booked through clock, nasa labas na siya. And ano sila on time mga kalaks, pag sinabi mong 4:30, they were at the hotel lobby by 4:30 a.m. Ito nga lang dahil may sobrang maaga, nasa tapat lang siya ng hotel, doon siya nag-iintay. So yun, chine-check lang yung room, baka may nakinuha kami or what, or may nasira. Good morning, Hanoi. Yes. So ito yung mga kalaks yung nabook sa clock. Thank you. Bye-bye. Thanks. Sige. Pwede naman yun. Alright. Thank you so much. Dito na tayo sa ano, Noibay, parang ganun, Hanoi International Airport. Yun na lang mas madali. And ngayon nakapila na kami sa ano, sa check-in counters, pero close pa sila. Ang check-in counters ng Cebu Pacific dito is EO1 to EO4. So yan, balikan ko kayo after the immigration and security check and after din namin makapag-check-in pag nandoon na kami sa my boarding gates. Dito na tayo sa loob ng ano, ng departure gate or boarding gate ng airport and dito yung ano namin, dito yung boarding gate number 32. Ayan siya. Pero hahanap muna kami ng kakainan ngayon dahil mga hindi pa kami nag-aalmusal. Mga kalaks, wala pa kasing open oh. Ang Burger King hindi namin alam kung anong oras magbubukas. So yan, naghahanap-hanap kami ng pwedeng kainan dito na may bukas na restaurant. Yan mga kalaks, dito kami sa may Burger King and nag-order lang kami ng ano, family meal nila. Ang price niya is $16, no? Tapos converted into dong, parang mga 400,000 dong. Into peso is mga ano, 1,000 pesos. So yan yung price. Actually sila yung ang opening niya 6, sabi sa amin 7 a.m. Tapos sila lang yung ano eh, maraming mga Vietnamese restaurants na bukas dito sa airport. Tapos naka US dollar sila lahat and pwede mo naman i-convert into dong kung may leftover dong pa kayo na nadala nyo tulad namin. So ang palitan ngayon is 1 US dollars is to 24,800 dong. So mga kalaks, yung family meal, ito may tatlong drinks, tapos may sundae, tapos may burger. May spicy yata dyan, hati na lang tayo sa spicy. Kain lang muna kami, it's around ano pa lang naman, almost 7 a.m. Ang boarding time is 7:40 and yung gate namin is ano lang, mga 2 minutes sa walk lang from here. Landing na kami in few minutes sa NAIA Terminal 3 and we will be ending the Hanoi Vietnam vlog here. Thank you for tagging along with us and I hope to see you on another trip. Take care mga kalaks, stay safe and see you on another trip. Bye bye. Local time now is 11:57 in the morning. There's an hour difference. Thank you mga kalaks for watching this vlog until the end. And if this is the first time that you visited my channel, please do consider subscribing. And hit mo na rin yung notification bell para you will be updated every time that there's a new video upload in this YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye bye.